magandang araw mga katuklas. Isang Hollywood star ang magiging bida sa ating usapan ngayon. Binansagang emperor of Asian box office. Ngunit, totoo nga kaya na siya ngayon ay naghihirap na kung kaya't namamataan na itong sumasakay ng subway at kumakain sa mga street foods. Saan nga kaya napunta ang milyon-milyong kinikita nito sa pagpepelikula? Ayon sa isang opisyal na datos, 5,000 tao sa buong mundo ang umaabot sa 1 bilyong dolyar o mahigit kumulang 47 million pesos ang ari-arian kapag pinagsama-sama. Mapapansin din na marami sa mayayamang tao na ito ang nasa bahagi lagi ng katanyagan dahil kaliwat kanan ang media ang umaaligid sa kanila. At dahil dito, maraming tao ang nasa lower or middle part ng social class. Ngunit lingid sa ating kaalaman na may pagkakapareho rin ang mga mayayaman sa mga ordinaryong tao. Mayroong mga mayayaman na bumibili pa rin ng mga damit o bag sa ukay-ukay, mga furnitures or muebles na second hand, o kumakain ng mga cheap restaurants or fast food chains. Ginagawa nila ang mga bagay na nabanggit hindi dahil sa nagtitipid o kuripot sila, kundi dahil marunong o wise sila pagdating sa paghawak ng pera. Isang tao na sikat at tanyag sa mga pelikula na pinagbidahan niya o ginawa niya. Siya si Chow Yun, isa siyang aktor na naging kilala dahil sa mga famous role niya sa mga pelikulang A Better Tomorrow, The Killer, Hard Boiled, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sao Feng, at marami pang iba. Habang ang kanyang mga kasamahan ay namumuhay ng magarbong buhay na puno ng karangyaan, ang lalaking ito ay nagawang sorpresahe ng buong mundo. Ngunit bago ko sabihin sa inyo kung bakit, kilalanin muna natin siya. Si Chow ay ipinanganak noong Mayo 18, 1955 sa isang maliit na isla sa Lama, Hong Kong. Isang napakahirap na pamilya ng mga magsasaka ang pinagmulan ni Chow. Simple at mangkaraniwan ang kinalakhan ni Chow. Mula sa murang edad, si Chow ay kailangang bumangon sa pagsikat ng araw at pakainin ng mga hayop at pagkatapos ay pumunta sa palengke upang matulungan ng kanyang ina na makapagbenta ng mga pie. Pagkatapos, siya ay nagmamadaling pumasok sa paaralan at kahit na matapos ang kanyang klase, wala siyang oras maglaro dahil kailangan niyang bumalik sa trabaho. Tulad ng nakikita mong buhay niya ay hindi naiiba mula sa milyon-milyong iba pang mga ordinaryong lalaki si Chow. Subalit hindi ito nagtagal dahil noong 1968, lumipat ang pamilya ni Chow sa siyudad ng Hong Kong para makahanap ng isang mas maayos na pamumuhay. Dahil dito, kailangan ng pamilya niya ng maraming pera upang manirahan sa lungsod. Ang pamilya ni Chow ay nakakaraos, ngunit minsan ay wala silang sapat na pera upang magrenta ng isang maliit na silid. Kalaunan ay napagtanto na hindi kaya ng kanyang mga magulang ang ganoong sitwasyon. Kaya kinailangan ni Chow na mag-drop out sa paaralan sa edad na 17. At nagsimula na nga siyang maghanap ng trabaho sa oras na yon. Walang ideya sa Chow kung ano ang gusto niyang gawin at sa loob lamang ng isang taon, nagawa niyang subukan ng iba't ibang uri ng trabaho. Katulad na lamang ng pagiging delivery boy, salesman, karpintero at pagkakargador. Gayunpaman, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya susuko kaagad dahil para sa kanya may mas maganda pang darating. At ito na nga ang sorpresa. Paano nga ba ang buhay ng isang ordinaryong lalaki mula sa isang mahirap na pamilya ng Chino ay naging isang bilyonaryo? Ayon kay Chow, isang araw noon habang siya ay naghahanap ng trabaho sa isang job advertisement ay nahanap niya ang TVB channel's casting call. Noong una ay nag-alangan pa siya dahil baka isipin ng iba na nababaliw na siya. Dahil sino nga ba naman ang mag-aakala ng isang katulad niya na kakaunti lang ang alam sa telebisyon ay magiging isang sikat na aktor? Ayon pa sa kanya, may mga oras na maraming tao ang dumi-discourage at nagsasabi na maghanap na lamang siya ng totoong trabaho dahil wala naman siyang karanasan sa pag-arte.
Ngunit sa kabila nito, mas pinili ni Chow na magpatuloy sa audisyon. At sa napakagandang pagkakataon, siya ang napili ng casting director sa mahigit 100 mga tao na nag-audisyon. Siyempre, hindi ito naging madali noong una. Ito ay nakamit ni Chow ng may maraming mga pagsisikap at oras upang makamit ang bagay na mayroon siya ngayon. Sinabi rin ni Chow na isa sa mga dahilan ng kanyang katanyagan ay dahil kay John Woo na isang director at actor din na maraming inambag sa Asian cinematography. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, nakatanggap ng iba't ibang awards si Chow tulad ng pagiging third time best actor sa Hong Kong Film Awards. Sa kabila ng hindi nakatapos sa pag-aaral o kumuha ng anumang aralin sa pag-arte, siya ay simpleng nanatili sa kanyang sarili, mapa-offscreen o hindi. Nakamit ni Chow ang isa sa mga pinapangarap ng maraming tao, ang maging isang bilyonaryo. Marami sa atin ang tiyak na nagpapakasawa sa mga bagay na kaya nating bilhin, pero sigurado ni Chow na ang kaligayahan ay walang kinalaman sa pera. Ang lifestyle niya ay maaaring kakaiba sa marami. Kasi kahit na maituturing na marangya ang kanyang buhay, siya ay katulad lamang ng mga regular na tao. Bukod dito, sabi pa niya na kailangan niya lamang ng $200 hanggang $300 para makaraos sa isang buwan. Ngayon, si Chow ay 65 years old na at walang alinlangan na siya ay naging tanyag na rin sa Hollywood. Ngunit hindi niya pinagnilayan na tumira rito. Ang aktor ay nanirahan pa rin sa isang Hong Kong apartment kasama ang kanyang asawa. Bumibisita lamang siya sa California upang mag-shoot ng mga pelikula o para sa negosyo. Bukod dito, sa kabila ng kanyang katanyagan at kilalang tao sa mundo, bumibili pa rin siya ng pagkain mula sa mga nagtitinda sa kalye at gumagamit ng pampublikong transportasyon tulad ng subway. Sa katunayan, madalas siyang mapansin na naglalakad sa kalye nang walang anumang mga bodyguard, kaya may mga ordinaryong tao na kumukuha ng larawan kasama siya. Ayon pa kay Chow, ni hindi nga raw niya maalala kung kailan siya huling bumili ng damit para sa kanyang sarili. Dahil wala naman daw siyang pakialam sa sinasabi ng ibang tao, ang gusto lamang niya ay maging komportable. Para sa kanya, ang pinakamahirap na parte ng buhay ay manatili sa isang positive mindset kung saan hindi mo kailangan kumita ng pera to spend your life as a carefree at down-to-earth na tao. Hindi maitatanggi na si Chow Yun ay isa sa mga kilala at tinitingalang representative ng Asian actors sa Hollywood. Siya ay binansagan bilang the Emperor of Asian Box Office sa Hong Kong. Ngunit sa kabila ng kanyang mga narating sa buhay, ang ginamit lang niya na cellphone for 17 years ay isang Nokia phone. Ayon pa sa kanya, hindi niya gustong palitan ito kung di lamang ito nasira. 2020 na kasi nang siya ay bumili ng una niyang smartphone para sa personal use. Ang personal na buhay ng artista ay hindi naging maayos kasing tulad ng career niya. Dahil noong 1986, pinakasalan niya ang dalaga ni si Jasmine Tan, isang anak na babae ng isang pinakamaimpluwensya at mayamang negosyante. Sa mga unang taon, naging maganda ang kanilang buhay. Ngunit tinagtagal, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan sa kadahilanan na ang mag-asawa ay hindi maaaring magkaroon ng kanilang sariling anak. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagawa pa rin ni Chow at Jasmine na panatilihin ang kanilang kapayapaan at nagpatuloy na manirahan ng may pag-uunawa at pagmamahal sa bawat isa. Kaya't maraming mamamahayag pa rin ang namangha sa kanila. Sinuportahan ng asawa ni Chow ang kanyang lifestyle nang hindi hinihingi ang mamahaling bagay sa loob ng higit 20 taon, tulad ng paggamit ni Chow sa pampublikong transportasyon. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 60th birthday, inimbitahan nito ang 20 kanyang pinakamalalapit na kaibigan, kasama na rito si Jackie Chan at si Jasmine. Siya mismo ang naghanda ng lahat ng pagkain at gumawa ng lahat ng pagluluto dahil wala silang kasambahay o iba pang tauhan. At tulad ng marami sa atin, ginawa rin nila ang kanilang pamimili sa supermarket. May pagkakataon rin na itong si Chow bilang isang ordinaryong tao ay tumulong sa isang matandang tumawid sa kalye.
Kahit na isang araw ay kumakain siya sa parehong mesa kasama ang kanyang mga tanyag na kilalang tao sa Hollywood, at kinabukasan ay kukuha siya ng regular flight pabalik sa China sa halip na sumakay sa isang pribadong jet. Ang pakikipagkamay niya kay Brad Pitt at pakikipagkaibigan kay Jackie Chan, kasabay ng pagsakay niya sa subway, kasama ang mga ordinaryong tao na papunta o galing sa trabaho, ay isa lamang patunay na si Chow ay isang humble na tao. Parehong gusto ni Chow at ng asawa niya ang mga outdoor activities. Sa katunayan, madalas sila na namamasyal sa mga parke at dumalaw sa iba't ibang mga pampublikong lugar, kung saan maraming pwedeng makakita sa kanila. Madalas ding nakikita si Chow na tumutulong sa mga ordinaryo at hindi kilalang tao na minsan ay napapasok sa gulo. Meron ding mga balita na pinipili ni Chow na manatiling hindi magpakilala kapag siya ay tumutulong. Ayon sa isang balita, may mga tao na nagsasabi na minsan nang may naglipat ng pera sa kanilang mga account pero nananatili itong anonymous. Katulad din ang nangyari sa isang pamilya na ang bahay ay nasunog at ibinahagi ang kanilang karanasan sa national TV. At ilang sandali lamang, nagkaroon ng halagang $100,000 ang kanilang bank account. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung sino ang nagpadala nito. Ngunit maraming sigurado na si Chow ang gumawa nito. Wala siyang pakialam sa pera niya dahil nais lamang niya ay mabuhay tulad ng isang ordinaryong tao. Si Chow ay tinatrato ang bawat isa na may pantay na respeto, maging ito man ay isang katulong sa tindahan o isang waitress sa isang cafe. Hindi niya itinataas ang kanyang sarili sa iba. Sa totoo lamang mga katuklas, habang ginagawa ko ang videong ito, hindi ko rin maiwasan na mamangha sa taong ito. Ang mga katulad kasi ni Chow ay bihira lamang kumpara sa maraming bilyonaryo sa mundo at saka hindi pa siya nakisali sa politika o nagsimula ng anumang mga negosyo. Bagaman kung nanaisin niya na maging isang alkalde kahit na maging pangulo, ay siguradong makukuha niya ang napakalaking suporta mula sa mga regular na tao. Taong 2010, isa sa mga kilalang magazine ang naglista ng mga artista na kabilang na ang pinakamagandang tao sa mundo, at hanggang ngayon, siya pa rin ang numero uno sa China. Hindi maitatago na mahilig si Chow sa mga bata. Ito ay dahil madalas niyang hawakan sila kapag ang mga tao ay gusto na magpa-picture sa kanya at magbigay saya. Katulad nga ng mismong sinabi ng artista, ang pera ay hindi ang pangunahing bagay upang mapasaya ang ibang tao. At dahil wala silang anak ng asawa niya, nagpa siya ang Hollywood star na ibigay ang lahat ng kanyang pera sa charity pagkatapos ng kanyang kamatayan. Bawat solong sentimo, mapupunta ang pera sa mga ampunan at ospital, pati na rin ang mga mahihirap. Ayon sa isa sa mga speech ni Chow, lahat ng naipon niya na pera ay hindi sa kanya. Hinahawakan niya lamang ito hanggang sa mapunta ito sa mga charities. Isa lamang siyang mediator. At dahil sa speech na ito, maraming mga tao ang tumayo at pumalakpak dahil sa pagkamangha kay Chow. Chow Yun-Fat, isa sa mga kilala at tanyag na aktor sa mundo na sa kabila ng pagiging successful sa buhay, hindi nagdalawang isip na tumulong sa ibang tao kaysa sayangin ang yaman sa mga mamahaling bagay at kilalang mga restaurants. Para sa akin mga katuklas, si Chow ay isang totoong tao. Wala na akong ibang hihilingin pa na katulad niya ay mabuhay ng mas matagal upang makatulong pa sa mas marami. Katuklas, ano ang masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Kung ikaw ay yayaman, ganito rin ba ang gagawin mo? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel at siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong katuklas na nagsasabing, a good story never dies.